Ganito ang buhay probinsya. Mahirap. Pero pag pinagtiyagaan mo, sa bandang huli din yung ginhawa. Musta kayong lahat mga kaprobinsya? Magandang araw sa inyo lahat. Magandang gabi. Magandang umaga. Nandito ako ngayon sa area to. Sa bandang ibaba ng area to. Ang gagawin ko ngayong araw, ito, magpuputol ako ng kahoy. Itong kahoy na to, puputol-putulin ko. Dadaling ko sa doon sa kabilang pugon para meron na akong naipon na panggatong. Pagka natapos ng mag-akyat ng nyug sa kabilang area, yung tagapag-akyat namin ng nyug. Pagkataas niya, dito naman siya nakaschedule sa area to para pag-akyat ng nyug. Tapos ako yung magkukupra mga kaprobinsya. Meron na ipapakita sa inyo. Ito, kung mapapansin nyo, ayan, maraming butas-butas itong area na to. Maraming mga malalaking butas. Ito. Ayan, may mga malaking butas yung pinaghukayan. Mga hukay yan, mga kaprobinsya. Ayan. Ayan. Kaya nagkaroon to ng ganito, ng maraming hukay. Nung nag-start yung lockdown last year, March, yung mga kapitbahay at ibang kamag-anak nakiusap na kung po pwede ay hina sila ng ginto rito mga kaprobinsya. Pero dito sa dyan, makikita nyo sa maliit na ilog na iyan, tawag dyan ay sapa. Dyan sila nakakakuha rin ng ginto, pero mas marami daw silang nakukuha pag naghukay sila rito. So, pagkatapos nun, naghukay nila, pero din silang nakuha. Nakatulong din ng konti sa kanila kasi 24 karat yung ginto na nakukuha rito. Nagiging pa nila na. Kukunti lang naman nakukuha nila, mga ilang gramo lang naman, pero at least survive sa pang-araw-araw na pangangailangan yung kinita nila. Ito mga kaprobinsya, ito pa yung mga butas na pinaghukayan nila para makakuha sila ng ginto. Tapos nilang butas yan mga kaprobinsya, huhukayan. Iiwan na lang naman ng ganito. Sa pinagbawal ko nang mag-mina sila ng ginto rito kasi huhukayan nila ng malalim yan mga kaprobinsya. Nakita nyo. Ang pastao na yan. Huhukay nila. Huhukay na ito. Andun yung puno ng nyug. Ayan yung puno ng nyug. Tapos dito sila maghuhukay. Papasukin nila yan. Parang gagawa sila ng maliit na tunnel hanggang maabot nila yung puno ng nyug. Nakakakuha sila ng ginto. Nakakatulong tayo, pero yun nga, kawawa naman yung area pagkatapos nilang maghuhukay. Tagusan yan mga kaprobinsya. Maghuhukay dito, tatagos doon. Tapos maghuhukay din dito. Pasukin nila hanggang doon sa loob. Share ko lang sa inyo yan mga kaprobinsya. Baka may mga katulad kong may mga bukirin na ganito. So, ayan yung mangyayari. Pagka pinabayaan lang natin na maghukay sila ng maghukay. Kasi mauubos yung lupa. Puro na lang butas ang mangyayari. Dati, dito naman sila kumukuha. Dito sa ilog. Ito, maliit lang na ilog na yan. So, pagka hindi naman malalim yung baha or mababa, hindi mataas yung tubig. Pagka, kasi tumataas lang naman ang tubig dyan pagka malakas yung ulan or bagyo. Yung sitwasyon ng nyug na yan mga kaprobinsya. Nakahanger na siya. Ayan yung puno. Nakahanger na siya simula doon sa ilalim. Dati hindi naman ganyan yan yung ano na yan. May lupa pa yan na banggaan ng tubig. Pero nung inanon nila ng ginto, naubos yung mga bato dyan. Ayan yung nangyari. Nakahang na yung puno ng nyug. So, hindi na tatagal to. Sayang.
marami pa namang bunga. Ayan mga kaprobinsya, ayan yung mga naputol-putol ko ng kahoy. Nakakapagod din mga kaprobinsya. Mas maganda sana kung meron tayong chinso na maliit, hindi tayo mahirapang magputol. Mano-mano yung pagputol ko. Kaya ito, pagod. Ito mga kaprobinsya, yung hinahakot kong kahoy kanina, inisa-isa ko pero hindi ko muna diniretso dun sa pugon. Uphill din yung area, so inisa-isa ko siya, iniiwan ko muna kung saan ako napapagod na, dun ko iniiwan. Ang unang bagsak ko rito mga kaprobinsya, ito yung pangalawang binagsak ko rito, pangatlong baba ko ron, dun ko inilagay muna lahat, saka ko hahakutin ulit. Paakyat doon. Pag napapagod na ako, iniiwan ko na lang muna. Kahapon, mga kaprobinsya, as in yung hinakot natin, doon yun sa area 1. Kabigat nito. Ito. Ayan. Ayan. Ayan mga kaprobinsya, ayan yung hinakot ko. Tapos paket yan,
Akit uli. Parang pakaramdam ko. Kasing bigat lang din ito ng asin na hinakot ko kahapon. Ganito ang buhay probinsya. Mahirap. Pero pag pinagtiyagaan mo, sa bandang huli din yung ginawa. Bakit yan? Diyan ko sa ibabag sa kayan yung pugon. Uphill. So, ito na yung nauna kong nahakot. Yup! Yan. Oh! Ito na yung pinakahuli kong papasanin, mga magkataas dito. Pahinga na tayo. Natapos ko na rin. Ipon kong kahoy ngayong araw. Pwede na. Ayan. Diyan lang muna sila. Pagpuputol-putolin ko pa uli yan para panggatong natin doon pagka nagkupra na. Special mention, shout out kay Sir Simpleng Buhay TV. Maraming salamat sa iyo, sir, sa suporta. At sa iba pang mga kaibigan ko sa YouTube, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, mga kaprobinsya. Maraming salamat sa inyo, mga kaprobinsya, sa inyong patuloy na pagsuporta. God bless, mga kaprobinsya. Ingat kayo.